Hello everyone, sa mga ka-DIY ko dyan, tsaka sa mga may hiling magkalikot at mag-repair dyan. Hello po sa inyo, welcome to my channel. So sa video pong ito, isa-share ko po sa inyo kung paano i-repair ang itong pin light, LED, ang bumbilya po nito. Ito po ay mga pinagpalitan na sa huling ginawaan kong inistilahan ng kuryente, pinapalitan sa akin ng pin light, so hindi na siya sumisindi. Pero sabi ko may ano pa yan, may pag-asa pa, ma-repair pa. Pero sabi niya, bumili na lang daw siya ng bago. So medyo ano na rin kasi, matagal na raw. So ngayon nga guys, mga ka-DIY, share ko po sa inyo kung paano siya buuin o pailawin ulit. Kasi sayang din, mahal din ang mga pin light ngayon. So, tetestingin ko po siya. Ito po yung plug. Nasaksak siya. Tapean ko lang para safe. Kahit di ko na siguro tapean, ako lang naman mag-isa dito. So, ito yung aking outlet. Yan. Saksak ko siya. Huwag ka lang didikit sa bakal. Yan. So, ayan. Ala na talaga siya. Testingin natin itong supply. Kita ko sa inyo may supply siya. Ito sa tester ko. Ito yung outlet. Yan. May supply ako. Yan. So, buti ko muna. Yan. So, tatanggalin ko lang mga ka-DIY yung likod. Nakikita ko sa inyo itsura. So, ito po yung kanyang converter. Input 85 volts to 256 volts ba yun? AC yun. Tapos, yung output niya DC 2 to 12 volts. At, tatlong ilaw po siya. Lagay dito, tatlong LED siya. Ayun, 1 to 3 times 1 watt. So, ibig sabihin, 3 watts din siya. Bawat isang LED niya ay 1 watt. So, ito po yung kanyang likod. Ayan. Inverter, converter po tawag dito, hindi inverter. Ang converter po, ang pagkakaiba niya sa inverter, ang inverter ay from DC to AC. Ang converter naman po ay from AC to DC. So, yun nga mga ka-DIY. Testing muna natin itong converter kung buo pa. Kung may supply siya na DC. So, i-connect ako na dito sa tester. I-select ko lang siya sa DC. Malalaman natin kung buo pa. Hindi ko na rin tinaipan. Magkahiwalay naman siya. So, era yung plug. Okay, nakakonnect na yung DC. Positive to positive, negative to negative. Okay, tingnan natin kung may supply. Sa DC, nakaselect ako sa DC selector. So, may supply siya na 7.4 volts DC. So, ibig sabihin, buo po siya. So, hugutin ko muna. Yan. Susunod na te-testingin naman natin ay itong LED. Bubuksan ko lang. Pakita ko sa inyo kung ano itsura ng likod. So, ito po yung likod ng pin light na LED. Buksan po natin. So, ayan siya. Para matest natin kung aling LED dito ang sira. Kasi ang connection po nito ay series connection. So, ibig sabihin po ng series connection, tulad po nito, from positive down to negative, tapos negative to positive, positive to negative, hanggang negative, positive to negative. You know? Salit po siya. So, ibig sabihin, ang series connection po, kapag halimbawa ang isang bumbilya ng LED nito ay napundi, yung circuit niya hindi na mabubuo. Napuputol na siya doon ang connection niya. So,
testingin po natin kung alin ang buo dito. So meron po akong battery dito, 3.7 volts galing sa sirang power bank. So kinonekta ko po siya sa positive and negative nitong terminal ng battery. So ito po yung positive ko, ito ang negative ko. Ayun po siya. Zoom natin. Ayan. So testing po natin kung alin ang punde at alin ang buo. So ayun, buo yun. Ayun, buo yun. Ito. Oh, ito ang punde. Yung isang ito. Kaya hindi siya sumisinding lahat kasi naka-series connection nga siya. Pag pundi ang isang bumbilya, hindi tutuloy ang sirkuito. Hindi mabubuo ang sirkuito. So, ito po ang papalitan natin. Ito pa po yung isa. Testingin din po natin kung alin ang buo at punde. So, dito, isa lang ang punde. Kukuha tayo dito ng buo naman. Punde. Buo. Buo. So, punde. Buo. Buo. So, dalawa ang buo, isang punde. Dito rin, dalawang buo, isang punde. So, kukuha tayo ng buo dito, lilipat natin dito. Test, ito na nga ba din yung papalitan natin? So, ito yung punde. Buo. Buo. Ito ang papalitan. So, tatanggalin ko lang ito. Alright. Tanggalin natin ito ngayong LED na punde. Papalitan natin ng buo galing sa kabila. Wala akong sucker. Ganyan lang. Pinitan lang. Nasa matanggal. Tatanggal ka rin. Yo. Sana lang. Konti na lang. Ah, yung aking soldering iron na hindi masyadong mainit. Parang pasira na rin. Mas mabilis pang uminit yung ulo ko dito sa soldering iron ko. My goodness. Oh. Yo, natanggal din. So, papalitan natin. Tandaan nyo lang po kung saan yung binunot, kung alin ang positive at negative. So, papalitan natin. Kukuha po tayo dito. So, eto guys, mga ka-DIY, may natanggal na akong isa dito. Dito sa buo. Ililipat naman natin ngayon dito sa sira kanina. So, ayan. Ayan, ayan. And ihilang natin. Basta remember guys, lalo na sa mga newbie at mahilig magkalikot yan, lagi yung tatandaan yung polarity, yung positive at negative, kasi kung nagkabaliktad hindi iilaw. So ito yung positive, dito yung negative. Okay. So, yun.
Testingin na natin mga ka-DIY. I-connect na lang ulit natin sa plug na ito, sa AC. Malalaman natin ngayon kung nakaabuo ba tayo ng isang fin light na LED galing sa pinagtrabahoan ko na binigay na sa akin. So, ito yung aking outlet. Ito pong nakasaksak na, ito po yung panghinang ko, itong outlet na to. So, ayun na nga. Testingin natin kung puputok o sasabog o hindi gagana. Yun, no? So, okay. Gumana na siyang lahat. So, meron na akong isang pin light ngayon. Okay? So, bali ang hugutin ko muna kasi walang ano eh. Walang tape yung connection ko. For safety. So, ito pa po yung iba. Gagawin ko rin yan. Makakabuo po ako ng mga dalawa dyan. So, ito yung nabuo ko. Ito pa isa. Ito pa isa. At ito pa ang isa. So, apat yan. So, ito natanggal lang ko na. Meron pang isang buo. Dito, ganun din. Meron siyang tigisang sira. Tsaka dito naman dalawa. So, pagpapalit-palitin ko lang yung mga buo. At alisin yung sira. Papalitan ng buo. So, makakabuo na ako ng pin light na binigay sa akin ng pinagawaan ko. So, maraming salamat po guys sa inyong panonood at sana po ay nakatulong ang aking na-share sa inyo na kaunting kaalaman